araw na kailan pa may di madidilim. Lupa ng araw na may hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Once again, a blessed afternoon, Franciscans, and welcome to the Virtual Orientation 2024. Allow me to introduce myself. I'm Ms. Rica L. Nidua, an English teacher of Maine Campus, and I will be your host for today's program. To formally grace us with her special message, let us clap our hands for our esteemed and dedicated school president and principal, Dr. Joanne R. Rubilia. Thank you very much, Ma'am Rica. My dear Franciscan students, parents, and guardians, welcome back to school. It is with great enthusiasm that I greet all of you at the start of this new academic year, 2024-2025. On behalf of the school administrators, faculty, and office personnel, we extend our heartfelt welcome to each and every one of you. For our returning and old students, your presence brings vibrancy and continuity to our community. I hope you had a restful and enjoyable break and are now ready to face new challenges and opportunities. Your enthusiasm is the foundation upon which we build our success, and I'm excited to see what we can achieve together this school year. To our new students and transferees, welcome to your new home. Transitioning to a new school is surely exciting and something to look forward to. Our faculty, staff, and fellow students are here to support you every step of the way. You are now part of a compassionate and supportive community that values each individual's unique contributions. To our valued parents and guardians, maraming maraming salamat po for your continued support of the school and for allowing us to nurture your child.
Let us continue to be partners in this academic journey. At St. Francis, we emphasize holistic development, academic excellence, and strong moral values. Our mission is to provide an environment where learners can thrive, explore their passions, and develop the skill and character needed to succeed in life. This school year promises to be filled with new learning experiences and opportunities for personal growth and moments of joy and discovery. Let us approach this year with a spirit of curiosity, kindness, and perseverance. Together, we can make it a memorable and successful year. Once again, welcome to all our dear students. I look forward to seeing you and see the amazing things you will accomplish. And to our dear parents, thank you very much from the bottom of our hearts. Again, a pleasant afternoon to all. Back to you, Ma'am Rica. Thank you so much, Ma'am, for such heartwarming words. To discuss about school activities, may I call on our first speaker, the dynamic and approachable school management administrator, Mrs. Joyzen R. Malinaw. Let us give her a resounding applause. Hello, everyone. It's time to begin again, and we are glad you're here with us for school year 2024-2025. Please make sure to read your notes for some important details as we will discuss and help you for your preparation for this coming school year. Okay, let's wait lang po for ating sa ating Canva. Okay, for our grade 4 to grade 6, how are you feeling today? Inaantok ba ang lahat? Hindi are you po. Feeling blue, green, yellow, or red? Kindly chat lang sa ating green chat po. Box, my dear, grade 4 to grade 6. Green. Blue is green. Feeling sick, tired. Yellow. Okay, green is yellow, happy. A green is happy, calm, green. Feeling okay, yellow. Focus. Ready to learn, and yellow is frustrated, excited. Green. Ano po? Green. Green. Yellow po. Any chat lang po green. Sa ating chat box. Okay, so lahat naman green. So I think you're happy, calm, and feeling okay, and ready to learn. Okay, so let's begin na po sa ating slide so that alam natin ang ating activities for the whole school year 2024-2025. Okay? So our flow of our program for today po is of course the school activities, school rules and regulations, list of supplies, materials, hygiene kit, grooming and uniform. Then next is the school disaster risk reduction and management, fetchers, commuters ID and locker rental, classroom assessment, grading system, online class setup. Then the matatag curriculum for the grade 4 students, class schedule, start of class activities, classroom assessment and grading system, online class setup, and of course, our question and answer portion. Okay, our opening of classes po is on August 5, 2024. Okay, so next. Our flag ceremony is every Monday and Friday, 7 o'clock a.m. for our main campus po, dito tayo sa Quadrangle, while other branches po ay sa ating St. Francis Covered Court. This is applicable po sa ating elementary to junior high school department. Okay? Next, please follow us on our official Facebook page, St. Francis Institute Learning and Business High School Incorporated for the announcements, photo documentation, schedule of events, and others. While the group page naman po, the Franciscan Students 2024-2025 po, is for the announcements and memorandum from the desk of our academic department. So ito po yung mga memo na pinapadala at pinopost sa ating group page ng ating mga principal, registrar, and of course, dito din po pinupost ang ating monthly tentative schedule. Okay?
Now, for the upcoming activities and contests, okay, so I hope lahat naman tayo ay umattend ang ating first activity, which is the Thanksgiving Mass, noong last, yesterday, 8:30. So I hope naka-attend naman tayo lahat dito. Then next, of course, our ongoing orientation until August 1 po ito. Okay. Then on Friday, anong meron sa Friday? Meet and greet and of course the back to school activities, August 2. Now, the back to school activities po will be conducted during the first day of classes and these activities will be facilitated by the class advisors. And after the dismissal, meet and greet with the advisor and parents sa ating mga classrooms so that makilala ng ating mga parents ang ating mga advisors. Okay, next, ang ating August 10, which is Friday, is the classroom rules and discussion of student handbook and of course, the election of officers. Ma'am, this Friday po ba ang or next week yung meet and greet? This Friday, August 2. So if ever po, yung mga chat box, mamaya ko na lang po sasagutin. Okay? Let's proceed muna po. Okay, so i-move na lang natin to para sa ating... Ang buwanang wika celebration po natin is on August 30. Then, sandali nag-login. Next, ang ating palarong Pinoy po is August 30. Kasi po, ang buwan ng wika natin from preschool to grade 3 is a dance presentation while the grade 4 to senior high school department is the Palarong Pinoy. So para maalam niyo na po, my dear grade 4 to grade 6 ang mga Chinese garter, sipa. Okay? Next. For the activities for the September po, of course, our monthly grooming inspection. September 2, 2024, October 7, November 4, December 2, January 6, February 3, March 3, March 27 to 31 for the completers and graduating students. Okay, next. For the activities for the Mama Mary's, of course, we will celebrate the Mama Mary's birthday po on September 6. And of course, October po ang ating patron saint. Ang feast day po niya is on October 4, si Saint Francis. Usually po, nag-novena tayo dyan, nag-o-offer din tayo ng mass ang school, and of course, nag-o-offer tayo ng flowers and candles. Then, academic review, October 8, 2024. For the nursery and kinder, as is. Pre-nursery is no classes. Grade 1 po is as is. Grade 2 to grade 6, 12 noon. Grade 7 to 10, 12 noon. And hanggang senior high school po na 12 noon. Bakit may academic review? So that you are prepared for the tomorrow's exam po. Kasi ang exam niyo po ng first quarterly exam, October 9, 10, and 11. Okay, move na natin to para kila ate at kuya to. Next, for the another event or contest is the Talas Isip 2024, October 25. Now, for our theme for the United Nations, the Summit of the Future Multilateral Solution for a Better Tomorrow, October 26, Saturday. So ma'am, bakit po Saturday? Because no classes on October 28, 2024, Monday, in lieu of October 26, Saturday. So yun po kung bakit Saturday tayo mag-United Nations. Next, for the academic break po is on October 29 to 31. Next, activities for November. Okay, the distribution of merits and grade slips, November 8.
Next, for the senior high school immersion, sige po, sa senior high school na to, so i-proceed ko lang po muna, forward ko lang. Okay. Next, our contest po for the month of November is the Math Contest 2024, November 22 po yun. So yung mga math wizards natin dyan, eh, ang contest po natin is November 22. Now, the class picture week, sana wala pong umabsent or magplan mag-early vacation because November 25 to 28 po ang ating class picture week, my dear grade 4 to grade 6. Okay? Next, activities for December. Para sa ating mga grade 6, ang inyong graduation pictorial is on December 9. Okay? So yan, ang ating ibang schedule. Next, again, for the academic review, December 10, 2024. So just like the first schedule ng ating academic review, same po ang ating mga uwian. So for the nursery and kinder as is, pre-nursery no classes, grade 1 as is, grade 2 hanggang senior high school po ay 12 noon. Because again, second quarterly exam po, December 11, 12, and 13. Now for the Christmas party for the elementary po, ay kailan to? December 16. Okay. Forward lang natin po. Okay, the Christmas break po, December 19 to January 3. Then, of course, pag January, ang opening of classes natin is on January 6. The science quiz B po is on January 10. And of course, the distribution of merits and grade slips po, January 17. Okay? So pag may mga kuya at ate tayo, ang kanilang educational field trip po ng senior high ay January 28 to 29. Okay? Sa ating mga senior high. Okay? Sa atin, February, of course, activities po natin ng February. At alam ko lahat ng bata excited pag February. Wait lang po, forward natin. Ito po. Ang una natin muna is a third quarterly exam, February 10, 11, and 12. Okay? Then after that, activities po natin is the founding anniversary Thanksgiving Mass po, February 14. Then next, opening ceremony po natin, February 15. Then, of course, no classes on February 17 in lieu of February 15, Saturday. Then next, inter-branch school chess, table tennis, and ball games for February 18, 19, and 20. Okay, ulitin ko, chess, table tennis, and ball games for February 18, 19, and 20. Kasi alam ko po, grades 4 hanggang senior high school, kasali na po ito sa ating mga ball games, chess, and ngayon meron tayong nadagdag ulit at ibabalik na table tennis. Yes, pwede pong sumali sa volleyball. Next, for the calisthenics and Zumba Nation, February 21. The dance contest po, February 21 also. Senior High School Entrepreneurship Days, February 24 and 25. Next, championship for basketball and volleyball po, February 24 and 25. Then of course, alam niyo naman, just like last year, ang ating rest day for pupils and students po ay February 26. Because kinabukasan po, February 28, ay educational field trip for Camellia, Springville Heights, and Los Pinos, while February 28 naman po ang ating main campus and Mary Holmes. Okay, next. Activities for March.
ang ating spelling contest 2025, March 7. Distribution of merits and grade slips, March 10. Okay, forward ko lang po ito. Next, academic review, March 18, 2025. So, same schedule po ito. Nakalagay naman sa screen. Okay. Next, for our fourth quarterly exam, March 19, 20, and 21. Then, Thanksgiving Mass for our kinder, grade 6, and grade 10 and 12, April 1. Now, ang graduation day po ng ating mga grade 6 ay April 3. Ang ating grade 12 and graduation day and grade 11 recognition day is on April 3 also. While the kindergarten moving up ceremony, April 4. And the grade 10 moving up ceremony, April 4 din po. Then after the graduation po ang ating recognition naman, April 7 and 8. So again, my dear grade 4 to 6, together let's make this academic year 1 for the books. So if you have any questions po, kindly chat na lang po. And then later on, babasahin po ng ating host ito. Thank you very much. Thank you for listening. And see you on Friday. Thank you so much, Ma'am Joyce, for that very informative discussion. And now, for the second topic, school rules and regulation, may I call on the hardworking school coordinator of the Camellia branch, Ms. Andreline R. Valle. Let us give her a round of applause. With the administration of the school headed by our school president principal, Dr. Joan R. Obilia, to our management administrator, Mrs. Joyce and R. Malinaw, assistant school principal, Mrs. Maria Teresa A. Trechante, school registrar, Mrs. Genevieve J. Salvalosa, assistant school registrar, Mrs. Maria Risa Bete, OIC disciplinary and integration officer, Mr. Rex A. Bravante, school coordinators, assistant school coordinators, team leader, parents and guardians, and Franciscan pupils, a pleasant afternoon to all. So, I am Ms. Andreline R. Valle, the school coordinator of Camellia Branch, and I am going to discuss the school rules and regulations. Number one, student handbook and diary. Importance of reading the student's handbook and diary. The student's handbook and diary will be given and distributed to each pupil and student. It is intended for you to know your school, its standards, its ideals, and its expectations. It contains the necessary information on various phases, procedures, rules and regulation regarding your studies. The fact that you are enrolled in and registered at St. Francis Institute Learning and Business High School Incorporated indicates your willingness to comply with the rules and regulation of the school and your parents' confidence in it. Therefore, you are expected to know the contents of the handbook and observe them religiously. Ignorance of any rules is not an excuse. It is important that your parents also familiarize themselves with the contents of the handbook so that they know that SFI-LBHSI is trying to do for you as Franciscan learners. In the student handbook and diary, once received, kindly fill out the acknowledgement of the parents and guardians and students' pledge as they will be checked by your class advisor. So once po ma-check nyo to, pupils po, so paki-fill out lang po to, then pa-signature nyo po kay mommy and daddy nyo. Then after that,
Kinabukasan po, iti-check po yan ni class advisor po if na-fill out na po yung acknowledgement of parents and guardians po. Number two, General Assembly. The General Assembly is held every Monday and Friday at 7 a.m. at the school. At the sound of the bell, the students are expected to go to their line formation with their teacher advisor at the school ground. Each Franciscan student is expected to demonstrate proper decorum by remaining quiet and actively participating during the assembly. So ang ating flag ceremony po is every Monday lang po and Friday po at 7 a.m. po. So alam ko naman po na as early 7 a.m. po nasa school na lang po. Nasa school na po kayong lahat. The following is the order of the ceremony. So first po, morning prayer. Then it is followed by singing of our national anthem po. Then after ng national anthem, the Pledge of Allegiance. Then singing of our Franciscan hymn first. Then kung tayo po ay taga-bacoor, so bacoor hymn po. Then kung taga-imus naman po tayo, imus hymn naman po. Then, the recitation of the vision and mission. Dito po, sabayan niyo po pag nagre-recite po para ma-memorize niyo na din po. Then, yung pinaka-last po, syempre, ang gusto po ng lahat is the morning exercise po. My dear Franciscan pupils, papakimute lang po muna. Mamaya na lang po kayo mag-ask ng questions po later po kasi bibigyan po kayo ng time po mag-ask po ng questions. Next, note, appropriate standards or routines should be followed. A, be on time. So, alam ko naman po na maaga naman po kayo. So, may mga nalilate po pero mangilan-ilan lang naman po. Then B, greet teachers and co-Franciscan with enthusiasm. So ito po, so upon arriving sa school po, pag nakita nyo na po kaagad yung mga teachers nyo, paki-greet na lang din po sila. Oh, good morning. Oh, then hindi lang po mga teachers nyo, as well as po yung mga schoolmates din nyo po. C, avoid looking at the mirror and combing and mirror and combing of your hair while the assembly is going on. So pag nag-ongoing po yung ating assembly po, so wala na pong extra movement po. Then, D, if already late, stop and stay where you are to show respect to the ongoing activity. Ito po, once po na nag-start na po yung ating assembly po, so, lalo na po pag sa lupang hinirang po, yung sa national anthem po natin. So, automatic po, pag naglalakad kayo, pause po kaagad. O, antayin po nating matapos bago po tayo pumunta sa ating designated line po. Late junior and senior high school students without excuse letters from their parents. So ito po, para i-skip na lang po natin kasi for sa mga kuya at ate nyo na lang po ito nasa junior high school and senior high school po. Next slide po. 3, personal belongings. 1, valuable things such as extra money, gadgets, and jewelry are being discouraged from being brought to school. The school will not be responsible for these things getting lost. So alam ko po yung sa iba sa inyo, lalo na yung sa 5 and 6, nagbabaon kayo. Sometimes, hindi na kayo pinababaonan ni mami nyo or ni daddy nyo. So sometimes, pera na lang ang pinapabaon sa inyo. So yung baunin nyo lang is yung enough lang po na pambili ng snacks nyo. So wag na po magbabaon po ng hihigit pa doon. Then, avoid ninyo na lang din po yung pagdala po ng gadgets nyo. Kasi hindi nyo naman po yan magagamit dito sa school kasi isusurrender nyo din po yan.
Number two, bags, books, or other personal things are under the student's care and are not allowed to be placed in the waiting shed without the owner. So, or all personal belongings should be properly labeled with the student's name, grade, and section for easy identification. So, ayan po, huwag niyo po ilalagay doon sa waiting shed kasi po yung waiting shed po, dapat po, yung nakaupo po doon is yung mga katulad yung mga students po na nag-aantay po sa mga service niyo. So, hindi po yung mga bag niyo. Then, yung mga things nyo po, kailangan po, meron talaga yung name para in case po na makalimutan nyo dito sa school or mawala nyo po, is mababalik po sa inyo kaagad-agad kasi po, may name nyo po. Four, personal safety and emergency. Number one, students are not allowed to leave the school campus during class hours, lunch, and recess. So, sa mga new enrollees po natin or sa mga transferees po, bawal pong lumabas yung inyong mga anak po during lunch and recess. So, wala pong lalabas. Kasi alam ko naman po na pinapabaunan nyo yung mga anak nyo po. So, may mga baon-baon po. Or pwede naman pong maghatid kayo kung gusto po nila ng medyo mainit-init, lalo na po pag lunch time. Then, number two, if a student leaves the classroom during class hours for personal necessities, he or she must secure a pass to go out from the teacher handling the class that are particular time. So dito naman po, if you want to go to the restroom po, pag magsi-CR po kayo, so hindi po kayo basta-basta lalabas lang. So first po, mag-a-ask kayo ng permission kay teacher po. Then after that, borrow niyo po yung pass to go out ka teacher, saka po kayo lalabas. So hindi po kayo lalabas nang wala po yung pass to go out. Number three, a student who goes home on an emergency or is sick needs a permission slip or gate pass coming from the principal or the administrator assigned in that particular school. So ito naman po. So hindi po kayo basta-basta makakalabas. Lalo na po minsan, di ba, bigla kayong nilagnat pag nasa school po. So, di ba pinapatawag po si mami or chinachat po para sunduin kayo? So, hindi naman kayo, di ba, basta-basta pinapalabas ni teacher, di ba? So, meron pa kayong pinipirmahan, meron kayong kinukuhang permission slip or gate pass bago po kayo makalabas. Kasi kailangan po, nakalag po yan na talagang nakuha po kayo or na-fetch talaga kayo ni mami or ni daddy nyo or yung inyong guardian po. So if the parents had already diagnosed that their child is sick before going to school, the said student should no longer be sent to school. So ayan po. So mga dear parents po, pag yung anak niyo po ay may sinat na po, wag na po natin papasukin po. So pagpahingahin na lang po natin dyan sa bahay. Kasi mamaya po, pag pinapasok niyo po yan, so baka mamaya yung sinat niya po ay maging lagnat na po. So ang tendency nun, pauuwiin lang din po yung mga anak niyo. So much better po, magpahinga na lang po sa bahay para gumaling po talaga siya. 5. School gatherings and activities. During school programs and activities, every Franciscan student is expected to demonstrate appropriate conduct by being behave, engage, participative, and by being nice and polite towards the performers and visitors or guests. Shouting, howling, yelling, and booing are strongly discouraged. So dito po, di ba, marami po tayong mga school activities. Di ba, katulad kanina, na-flash naman na po ni Ma'am Joyce yung different school activities natin. So dapat po, pag may mga school activities po tayo, lalo na po pag may nangan mag-perform po, dapat behave tayo. Nakikinig, nanunood, then
pag may mga pag-games naman po, kailangan po nagpa-participate, di ba? Hindi yung napipilitan lang para lahat po nag-i-enjoy. Then, pag yung natapos na po yung performance po ng nag-perform, kailangan po para ma-appreciate naman po natin na nag-perform sila para sa atin po. So, kailangan po nating magpalakpak po. So, yung pagpapalakpak po natin, hindi naman po kailangan malakas na malakas po. So, yung sakto lang po na palakpak. At huwag pong sisigaw. O, palakpak lang po. So, okay na po yun. The Franciscan students are the primary representatives of the school. So, they should bear this in mind. Whenever they are in outdoor school activities, like field trips, prom night, and outside school competitions, therefore, they must conduct themselves worthy of the school's name. So, ayan po, di ba? O, sa darating po na February ulit, next year, so meron ulit tayong field trip. O, yung mga ate at kuya niyo may prom night. So, pag, syempre, pag nasa labas po tayo ng school, so kung ano po tayo sa school, sa loob ng school, dapat ganun din po tayo sa labas ng school. Kung tayo po ay mga mababait, o magagalang, okay, mga behave na mga bata. So, paglabas po natin ng school, kailangan ganun po pa rin po tayo. Kasi po, dala-dala po natin yung name po ng ating school po. 6. Classroom regulations. 1. The day starts and ends with a prayer offering. Prayers are offered in the morning and at 12 noon. The students are expected to pause and participate in saying these prayers with reverence, respect, and attention. Ito po. So, di ba po, before tayo mag-start lagi ng klase natin sa first period in the morning, nagpa-pray po tayo, di ba? Oh, so, huwag po natin kakalimutan yun kasi nag-a-ask po tayo ng guidance kay Lord. Then after naman po yun, sa dismissal time naman, doon ulit po tayo mag-pray. Then, pag naririnig niyo po yung bell pag 12 noon po, so Angelus po yun. So, di ba, kung ano man ang ginagawa niyo, kung nakaupo man kayo or kumakain man kayo dyan sa loob ng classroom or kunyari, naabutan kayo, nagtututbrush kayo, di ba? So, ang gagawin po natin, tayo po muna tayo. Then, sabayan po natin yung pagpe-pray po ng Angelus para nakakabisado nyo din po yung mga prayers natin. Okay, next, number 2, care and cleanliness of the classroom. The classroom is a work room. Therefore, all students are responsible for keeping it neat, clean, and orderly at all times. So, di ba sa atin po, usually, pag since 4, 5, and 6 na kayo, di ba, may assigned kayong cleaners every day? O, di ba, meron kayo nun from Monday to Friday. So, bakit po kayo nagkakaroon ng cleaners? Ginagawa po ba kayong janitor and teacher sa loob ng room? Hindi po, di ba? So, we are training po yun or we are teaching you po para maging malinis po sa, maging malinis po, hindi lang po sa loob ng classroom, pati na din po pagdating nyo sa bahay nyo. Diba, alam nyo na po yung gagawin. Pag may nakita pa kayong kalat, ano po yung gagawin nyo? So, automatic, diba, pupulitin nyo, ilalagay nyo sa trash can po. Para po mga simple ways lang po ng paglilinis is, alam nyo po. So, natitrain na po kayo doon. Kasi, daladala nyo po yan hanggang pagtanda nyo, pag alam nyo, pag organize kayo, pag malinis. Diba po? Okay, next. 7. Care of property. It is the student's responsibility to respect the school's properties and facilities and therefore should not do the following. Number 1. So, damaging the desks and chairs or any property in the classroom such as the jalousies, the windows, the blackboards, or the whiteboard, and etc. So, ayan po. So, yung ating mga school facilities po or properties po ng school, kailangan po nating alagaan po yan. Kasi tayo naman po, di ba, ang
gumagamit niyan. Kaya dapat po nating alagaan. Huwag natin pong babatuhin o huwag po nating susulat-sulatan. So kailangan po alagaan po natin yung school facilities. Next slide po. Number two, marking chairs, walls, and doors, tampering announcements, or blackboards, or whiteboards, and bulletin boards, careless handling of learning materials, writing graffitis, and other forms of vandalism are strictly prohibited. Ayan din po. Diba? Usually sa chairs nyo. Yung chairs nyo po, bawal po yan sulatan. Yung sinusulatan lang po na pwede is yung inyong paper, yung inyong notebook, or band paper. So yung mga chairs nyo po, dapat walang sulat po yan. Dapat malinis, diba? Pag opening ng class, malinis po yan. So dapat hanggang pag-closing po natin, malinis pa rin po yung ating mga chairs. Then yung sa walls po naman natin, ayan, bawal din po yan sulat-sulatan yung walls po natin. At saka bawal po yung tapak-tapakan. Minsan, di ba, parang nagkikik kayo sa may walls. So kaya minsan ang dumi na ng walls natin. So sometimes, bagong pintura lang yun, tapos mga ilang months na lang po madumi na. Oh. So sino po ba ang nagdumi noon? Si teacher po ba, 'di ba? Sino po bang nasa loob ng classroom? Eh yung shoes maliit lang. Oh. Kaya po need po natin, huwag po 'yung gawin. Okay. O pwede namang sumandal, wag lang pong tapakan po natin. Then number three, stepping on benches and chairs, particularly in the classroom and canteen, should be avoided. Ayan po, huwag po tayong pumapatong or maapak po doon sa ating mga benches or chairs po. Ano po ba yung use po ng benches or chairs? Di ba po para po upuan? Hindi po para po nating tayuan po yon. Kasi mamaya malaglag pa po kayo, di ba? O, madisgrasya pa kayo. Next, number eight, silence. Number one, students are expected to maintain an atmosphere conducive to work and study, especially when working individually. Number two, if a teacher is delayed on his or her way to the class, begin or continue working on your own in the classroom and do not loiter in the corridors. Students are expected to be productive by preparing themselves for the subject or class. Ayan po, pagka narinig niyo na po yung bell, pasok na po kaagad po sa may classroom. Bawal na po yung tumambay po doon sa ating hallway po. Then, pag wala pa po si teacher, instead po na mag-ingay or maglaro po or maghabulan po kayo sa loob ng room, so, kunin nyo na lang po yung book na kunyari ang next subject nyo is English, o di kunin nyo na yung book nyo and then magbasa-basa na muna kayo para may knowledge na po kayo ahead sa ile-lesson nyo. Next slide po. Number three, littering inside the classroom is prohibited. So everyone is expected to tidy up the room after recess or break time. So dito naman po, di ba? Oh, laging tinuturo po sa inyo. Oh, pag kumain, oh, pagka may meron kang ng biscuit, so ilalagay yun sa may trash can po. Yung mga balat po ng biscuit nyo or ng kinain nyo po, kailangan pong itapon nyo yun sa trash can po. Huwag nyo na pong sa may floor, ikalat sa floor. O, dapat po ilagay na po kaagad yun sa trash can. And then pag may nakita kayong pieces of paper, so pakipulot nyo na din yun at itapon nyo na din. Then students may leave the classroom after asking permission from the teacher using the gate pass provided. Ayan, kung may mga pupuntahan po kayo, kunyari may emergency or may nakaschedule po kayong lakad at gusto nyo mag-early out po, so hindi po kayo basta-basta papayagan or basta-basta makakalabas. So kailangan nyo po munang kunin to kay teacher yung gate pass po. 9. Class attendance. The following rules must be followed. Number one, attendance is
in all classes and extracurricular activities is compulsory. So dito po, wag po tayong tatamarin pumasok sa school. So dapat po every day po ay pumasok. O every day po dapat ano po kayo, inspired kayong pumasok sa school. Then pag sa extracurricular activities namin po, so lagi po dapat present, 'di ba? Ang dami po nating extracurricular activities po. So kailangan po sasali po kayo doon. Then if hindi naman po dahil kunyari may emergency or may naka-schedule na po kayo talagang lakad, pwede naman po kayong magsulat na lang po ng excuse letter po na hindi po kayo makakapasok po. Number two, all students should present an excuse letter written in the student's handbook signed by the parents and guardians before entering a class or after an absence or tardiness. Ayan po. Kunyari, di ba po, umabsent po kayo kahapon. Then, pagkabukas po kailangan, may excuse letter na po si mami or si daddy na naisulat doon sa diary nyo. So makikita nyo din naman po yan doon sa diary nyo, yung excuse letter. Then yan po yung ibibigay mo or ipapapirmahan mo din kay teacher mo para ikaw ay excuse. 3. Attendance at flag raising ceremony is counted in favor of GMRC values education subject and homeroom. A corresponding deduction shall be made for every absence therefrom. So, ayan po. So, need nyo din po talagang umattend ng ating flag raising ceremony. Kasi di ba po, ang flag raising ceremony naman lang natin is every Monday lang po talaga and Friday. So, umattend po kayo. Kasi alam ko naman po, maaga naman po kayong napasok. So, ang ating flag ceremony naman po every Monday and Friday is 7 a.m. naman po. So, kayo naman po, di ba, pumupunta kayo sa school before 7 naman po, andun na kayo. So, kailangan po, attend po talaga kayo ng ating flag raising ceremony. Then, after attending the ceremony, the students are expected to stay in their respective classrooms until the teacher arrives. Dito naman po, pag nagpupunta na po sa kanya-kanyang mga classroom, so wag pong nagtatakbuhan. So kailangan naka-form pa rin po yung line nyo papunta po sa inyong mga classroom. Then, dito naman po, hindi naman po kayo iniiwan kaagad ni teacher, especially po pag mga, yung sometimes yung naiiwan lang ni teacher is yung 5 minutes. Pero yung 4 minsan, pag lalo pag madami, inaantay muna po yung kapalitan ni teacher, yung first period niyo bago siya aalis or bago niya kayo i-turn over sa next na teacher niyo. 10. Classroom behavior. The following rules must be observed. Number 1. Students must avoid using vulgar or dirty language. They must avoid unnecessary noise that may disrupt or disturb other classes. Ayan po, once po na ang classes ay ongoing na po, bawal na po yung mga maiingay kasi nakaka-distract po kayo ng klase po ng other classroom po or ng other level po. Then bawal din po magsabi ng mga words na hindi po maganda. So avoid po natin to. So yun po, dapat hindi po namin to naririnig po sa inyo. Kahit anong mangyari po. So avoid po natin yung pagsasalita po ng hindi magandang language po. Number 2, rough and dangerous games such as rollerblades, skateboards are not allowed to be brought to school and shall be confiscated. This is also include toys, play cards, comic books, and magazines. It is the utmost priority of the school to maximize learning and avoid distraction. Ayan po. Huwag na po kayong magdadala po ng mga toys sa my dear Franciscan pupils po. At cards po. Kahit yung mga uno-uno po na yan, bawal po yung dalhin sa school.
Diba po? Even the comic books at magazine, bawal po natin yang dalhin sa school. So instead na lang po nito, magdala na lang kayo yung books na yung mga story books, ayan yung mga, magdala na lang kayo yung mga puzzle-puzzle, yung parang crossword puzzle, instead of magdala po kayo ng toys. Okay. The only the parents are authorized to claim the confiscated materials after talking with the concerned authority. Dito naman, hindi naman kaagad-agad kukunin. I-verbal lang, warningan lang po kayo through verbal. Pero, syempre, kunin, ibabalik din naman niya ni teacher pagka-dismissal time na. Then, i-inform lang namin, kunyari, si mami or si daddy nyo na nagdala kayo ng ganitong toys. Opo, pwede naman pong sketchpad na dalhin po. At least for drawing yon or drawing book, mas better po yun. Next is music, instruments, playing balls, cameras, and other items to be used for academic purposes may be brought to school upon seeking approval of permission from the concerned authorities. Ito naman po, sometimes naman po talaga pinapadala tayo ni teachers, di ba? Lalo na kunyari sa music nyo. O, pinapadala. Sa may mag-PE po kayo, o, sa PE nyo, pinapadala kayo ng ball. Pero, yung ball na po yon or yung mga music na yon or camera na dadalhin nyo, isusurrender nyo po muna kay teacher. O kukunin nyo na lang po yun kay teacher once nagagamitin nyo. Then after nyo naman ulit po yun nagamit, ibabalik nyo na naman po ulit kay teacher. Si teacher lang po yung ingat yaman, kung baga pa si teacher lang magkikip nun. Para hindi nyo paglaro, baka mamaya pag wala pa yung other teacher nyo, kunin nyo yun at paglaruan. So, si teacher lang muna ang bahala. Ibabalik din naman yun ni teacher pag dismissal time na po. Number 3, as mentioned in the DepEd Order, number 83, series 2003, electronic gadgets such as cell phones are prohibited from being used by the students in elementary and secondary schools during class hours. So this would mean from the time the first period starts until the student dismissal, which also covers recess and lunch break ito. Bawal po kayo magdala po ng mga cellphones po. Kasi di ba, hindi nyo naman po magagamit yan ni pag nagkaklase po. Kasi pag in case naman po na nagdala kayo niyan, isusurrender nyo pa rin po yan sa class advisor nyo. So hindi nyo yan, ma'am, kasi di ba recess, hindi kaya lunch break, may time. Ma'am, pahiram po, hindi po yun, hindi po pwedeng hiramin po. So pag nasurrender nyo na po yan, ibabalik na po yan sa dismissal time din po. Next po. So however, in some cases where students would bring to school their cell phones, tablets, and smartwatches, they have to submit. Ito na po yung sinasabi ko, you need to submit or you need to surrender them to their class advisor in the morning before the start of the first class. So these gadgets are placed in the container box per class and are submitted to the office and can only be claimed at dismissal time. In case of important calls, the student may use the school telephone or may borrow their cell phones from the office po. So, ibig sabihin po nito, hindi nyo talaga siya magagamit. At hindi naman po yan ilalagay lang basta-basta ni teacher kung saan. Nakalagay po yan sa isang container. Tapos, sinusurrender po din niya ni teacher doon sa office po. But in case naman po na kailangan may urgent or important calls kayo, pwede naman po kayong gumamit ng ating telephone po. Or kung kailangan talaga po, is pwede namang hiramin sa office. Pero after nun, ibabalik din po kaagad after ng call nyo. 4. Other items, gadgets such as portable sound systems, earphones, headsets, and the like are also not allowed to be brought to school and has to be submitted or surrendered to their class advisors. So the school aims for the students to make use of their time productively and maintain the continuous flow of the class discussion. With this, the students are encouraged to bring an appropriate good book to read or may borrow chess boards during breaks
from the office, and that would enhance their analytical and critical thinking. Ayan po. So instead po na magdala kayo ng gadgets, so ang dadalhin nyo na lang po, magdala kayo ng cellphone nyo, ng tablets nyo, or even ng mga earphones nyo, ang dalhin nyo na lang po sa school ay yung mga storybook, yun nga yung kanina, yung sketchpad, pwede din kayo pong magdala po nun. Then, pwede din po kayong manghiram po ng ating chessboards po sa office po, para mahasa po yung ano nyo, yung critical thinking nyo. So, pwedeng-pwede po yun. Basta wag lang po magdadala ng, avoid na lang po natin yung pagdadala po natin ng mga gadgets po. Ordinary accessories confiscated. So, will no longer be returned such as these accessories made of beads, leather, and the like. So, we would like our Franciscan learners to look simple and neat. So, dito naman po, sa mga, di ba usually mahilig kayo sa mga borloloy? So, pag ano kunyari, pag bracelet kunyari, isa lang, wag na yung limang bracelet ang nilalagay niyo sa ano nyo, sa wrist nyo, pwede naman pong isa. Then pag nag-iiring sa mga kayo, wag naman po yung madami-dami, at wag naman po yung sobrang haba, di ba po? Yung sakto lang po talaga na earrings, yung parang appropriate lang po sa inyo. Yung necklace po, pwede lang ganito, pero wag naman po yung mga ano, yung mga gold nyo, baka mamaya. Yung keychain po, sabag, okay lang din po yan. Okay. Para di ba mas maganda po tingnan na yung simple ka, and then, di ba, pagkasimple, neat tingnan po, di ba? Then, next po, 11, school contact numbers. Ayan po. So, pag may mga inquiries po kayo, may mga tanong po kayo, may mga clarification po kayo, so ito po yung mga tatawagan nyo. O kung taga main campus po kayo, so, itong number po to yung tatawagan nyo po. So, pag taga Mary Homes naman po kayo, itong number din po yung tatawagan nyo. O, yung nasa screen. Then, pag Camellia, taga Camellia naman po kayo at may mga tanong po kayo, so, itong number din po yung tatawagan nyo. As well as Springville Heights and then po sa Los Pinos. Basta po pag may mga clarification po kayo or may mga inquiries po kayo, tumawag na lang po kayo sa inyo, kanya-kanyang branches niyo po. Kung ano po kayong branch po, doon po kayo tatawag na telephone number po. Okay, thank you po for listening. Thank you so much, Ma'am Vale, for that comprehensive discussion. So now, to discuss the list of supplies, materials, hygiene kit, grooming, and uniform, may I call on the dependable assistant school coordinator of main campus, Mr. Christian A. Villanueva. Let us give him a resounding applause. Hello po, good afternoon. And good afternoon po sa ating teachers, administrators, student, parents. Ayan, so gising pa po ba ang lahat? Ayan, pa-heart react naman para malaman natin kung nakikinig. Heart react po sa mga nakikinig. Ayan. Ayan, so ibig sabihin maraming nakikinig. Ano? So, di-discuss ko for today is yung list of supplies and materials, hygiene kit, grooming, syempre, at ang ating uniform. Ayan, so next po. So, list of supplies and materials para po sa ating grade 4. Ayan, skip na po natin ito, ma'am. Next po. Ayan, so next po. Ayan, sa grade 4 and grade 6. Ayan, so screenshot nyo na lang po. Meron po tayo, kailangan po natin ng 8 pieces composition spiral notebook. 50 pieces or 50 leaves. 5 pieces assorted cartulinas, 20 pieces short pad paper for grade 4 writing pad, grade 5 and 6 intermediate paper sa grade 5 and 6 natin, whiteboard marker, yan. So kailangan meron din po kayong sariling whiteboard marker, at ball pens. Next is yung ating hygiene kit.
Ayan, so lahat yung mga old student natin, alam yung hygiene kit, ano? So doon sa mga new student natin, magdadala kayo ng isang siguro mga Tupperware or yan, yung mga box yan, pwede nyo siyang ilagay doon. So ang hygiene kit natin, meron siyang soap, tissue, wet wipes, alcohol, hand sanitizer, paste towel, extra shirt, PE uniform or white shirt, ang laman nun pwede, and face mask. So itong mga materials natin to, pwede niyo siyang dalhin sa Friday. Ayan, sa Friday nyo dalhin sa ating meet and greet, 7 a.m. So next po, ito po yung sa ating session nyo. Hi, grooming policies. Ayan, so sa grooming policies po tayo. Sa boys muna tayo. Haircut. Ayan, so sa boys, bawal po yung mga strange or unusual haircut. Hairstyle such as skinhead, tomahawk, punk, and others violated the school grooming policies and therefore are not permitted or allowed. So, ito po yung mga example ng mga buhok na hindi pwede dito sa ating school. Ayan. So, my dear parents, bawal po yung ganito pong gupit sa ating mga lalaking anak. Ayan po. Next po, haircut for boys. A student must be clean shaven with no patilya, sideburns, mustache, or yung balbas, and the hair must be properly cut and neat looking. So kapag nagpagupit po kayo, ma'am, sa ano, ma'am and sir, my dear parents doon po sa barbershop, sabihin niyo lang po 2x3. Ayan. Student cut. Note, haircut po inspection will be done once a month. First Monday of the month, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na grooming inspection, yung na-discuss po kanina ni Ma'am Joyce. Next po, so ito po yung mga hindi po pwede, yung may patilya, yung may balbas, at may bigote. Okay? Yung may mga kulay po yung buhok, yan, hindi din po siya pwede. Wearing any kinds of earrings, lalo na sa lalaki, yung may mga hikaw, hindi po pwede yan dito. Fingernails should be kept short and clean without nail polish. Yung tattoos and the like, whether permanent or stickers, the sticker type are discouraged. Okay? Next po. Barbers. Ayan, sagutin ko na lang po yung tanong. Ano po yung tawag doon daw sa proper nagupit ng lalaki? Barbers? Barbers cut? Kaya sabihin nyo, 2x3 po. Student cut. Ayan. Next po. So sa mga babae naman po, ayan. So sa mga babae, bawal din po yung ayan, yung may kulay ang buhok. So female student hairstyle must be properly cut and neat looking. Ayan. Okay lang may bangs, no? Huwag lang sobrang haba ng bangs. It should be well kept and combed. Hair accessory should be simple, ano? Huwag niyo namang damihan yung ipit. Pwede nga naka hairband na lang. Ayan. So again, yung may kulay ang buhok, hindi din po yan pinagbabawal. Or pinagbabawal din po yan dito sa ating school. Okay? So ano ba yung mga example nito? Next. May na-share na screen. Sorry. Ayan, wait lang po. Ayan, so bawal po yung may tattoo sa kahit pic or ano. Hindi po pwede yan. Or stickers. So ito po, pakita, ipa-flash po yung screen. Ayan. So ito pa, bawal po yan sa babae. Yung may kulay po ang buhok. Okay po. Diba, alam niyo po yan, yung beanie. Ayan, bawal yan ha. So sa earrings naman, yan, so dalawa lang po yung tenga, dalawa lang daw po dapat yung hikaw. Huwag pong mahaba kasi baka mamaya iniiwasan, maganda siyang tingnan kasi mahaba, problema, baka sumabit or masabitan. Ano? Next slide po.
Ayan. So, yung sa fingernails din natin, girls, bawal po yung may nail polish. Ano? So, tattoos and the like, whether permanent or stickers, sticker type are not allowed. Wearing makeup, girls, bawal. Colored contact lenses, bawal. Pero yung iba kasi, di ba, yung nakasalamin, tapos naka-contact lens, yung clear lang, pwede yon. Yung may grado, pwede yon. Pero yung may kulay, alam mo, pagharap mo sa amin, kulay green yung mata, bawal. Okay? Ayan. So, sa school uniform po tayo. Ayan. So, school uniform. School uniform, wearing the prescribed uniform is compulsory. Ano? Student wear the school uniform from Monday to Friday except po sa isang araw. So sa isang buong linggo from Monday to Friday, meron kayong isang araw kung saan naka-PE uniform po kayo. Okay? Bakit kayo naka-PE uniform? Kasi that is PE day. Okay, may subject kayong PE that time. So isusuot lang din natin ang PE uniform natin kapag meron tayong events or activities. So this coming Friday, ayan, so naka-school uniform po tayo para sa mga old student natin. Naka-school uniform. Yung mga new student po natin, wag na po muna kayong, pwede na kayong mag-uniform kung meron na kayong uniform at kung wala pa naman kayong uniform, white t-shirt and pants. Ayan. Next po, for new students, you are given 1 month. Ayan. 1 month pa naman po, my dear parents, para po dun sa mga nasa, nakapila pa sa patahian yung kanilang uniform. By September 2 po, all new students are expected to wear their complete uniform. Okay? By September 2 pa naman po siya. Next po, in the meantime, any appropriate clothing may be worn in attending classes. Any appropriate clothing naman po. Iwasan lang po natin yung mga may mga hindi magagandang print t-shirt, lalo na yung mga nauusong clothing line ngayon. Hindi naman lahat po ng naka-print doon is maganda. So, iwasan na lang po natin kasi sa school po tayo pupunta. Okay? Pero mas maganda nga po kung plain white t-shirt na lang po para during flag ceremony, nakapila po kayo, ang gandang tingnan. Okay? Magandang tingnan. Naka all or white kayo lahat. Ayan, may nashishare na screen. Apo. So schedule of uniform sa school yun. Ayan doon so habang hinihintay natin yung screen natin ano. So sa Monday ay sa Friday school uniform tayo ha. Yung wala pang school uniform, white and pants lang po. Maganda yung white para at least puti kayong lahat. Teacher po. Yes po. Teacher po, magpunta ko somewhere. Sa Kumon. Magpunta ko po sa Kumon. Pwede ako mag-leave na po. Okay po. Okay, thank you po. Goodbye po, excuse teacher. Excuse me po. School uniform lang po para po sa Friday. Ano so, po? Ano po lay ang fans? Long pants. Maong pants po, ma'am, maong pants. Hindi, ang sabi ang ano, school uniform po, anong pants? Long pants lang. Thank you po. Apa. Ayan. Apa. Maong pants po, at saka shirt po. So, schedule the uniform po natin. So, sa uniform po natin, every day except for the schedule of best, corporate attire para sa senior high and PE. Ano? So, ang vest po natin, so sinusuot to ng preschool, elementary, and junior high school every Wednesday po. So, mamaya papakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura ng vest. So, ang PE during PE days and ang Friday po natin is for preschool and senior high school. Ang PE day po ng, ayan, so PE day po yung isusuot lang po yung PE uniform. So, nakatuck-in po kayo ha, nakatuck-in. Corporate attire Wednesdays para sa senior high. Next po. Next po. Ay, nawala.
Sir, be wait lang daw po. Okay po. Ayan, so ito po yan. So next po is mapakita ko po dito or dito sa ating screen yung mga klase ng or itsura ng uniform po natin. So ito po yung suit natin ng Monday to Friday. Next po. Yan. So naka-black shoes po tayo and white socks. Every Wednesday po, ito po yung sinabi ko kanina, naka-vest po tayo. So yung vest po natin ay mabibili po dito sa office. White rubber shoes naman po kapag tayo naka-PE and white socks. So sa elementary kayo po ay naka-tuck-in. Ano? Naka-tuck-in po. Sa PE, during PE lang po ano. Pero dito po sa ating school uniform ng grade 4 to 6, next po, yan, next po. Sa PE uniform sa school uniform po natin ng grade 4 to 6 hindi po natin ina-allowed mag-tuck-in. So dito sa picture pinakita lang po 'yan para makita po yung kulay ng pants natin which is chocolate brown pants. Kita din po diyan yung ating so dapat lagi kayong naka-belt din. So meron tayong school patch, ID, polo and black shoes para sa lalaki, ano. Sa babae naman, meron tayong ribbon, patch, ID, blouse, skirt, white socks and black shoes. Ayan. So like a polo jacket. Ayan, sa ating elementary. Next po. So ito po yung sa junior high school. Next po, ma'am. Nakain mo na po ako. Ah, sige. Okay po. Reminders po. Ayan, makinig po. Pair of shoes that are in fashion like haircuts, roller shoes and semi boots as well as signature socks are not allowed. School ID, school patch and vest are also part of the school uniform. So kailangan lahat po kayo ay may vest kasi every Wednesday at during event ginagamit po natin yung mga yung vest. Like for example sa quiz bee, ayan naka-vest po tayo diyan. Next, vest is required to be worn during Wednesday except for senior high school department not to be tucked in. For female boys, colored printed shirt inside the polo is not allowed. Okay, bawal po kayong magsuot ng black tapos naka-uniform kayo. Kitang-kita po yon. So, dapat white lang. Okay, white lang yung inner nyo. Next. Next slide po. Yan. So, again, pagpasok natin, bago kayo lumabas ng bahay, kailangan naka-ID na kayo. Para pagdating nyo sa school, nakasuot na yung ID nyo. Ano? Kasi hindi kayo makakapasok dito sa school kapag wala kayong ID. So magkakaroon pa tayo ng schedule kung saan bibigyan po tayo ng school ID at kung kailan tayo po pipicturan. Okay? So again, see you po sa Friday, August 2, naka-uniform. Pwede nyo nang dalhin yung inyong mga materials and hygiene kit para pagpasok nyo po ng Monday, yung gamit nyo na lang po sa school yung dala nyo po. Okay? Thank you po, Sir Villanueva, for the informative discussion. Okay, so before we proceed to the next speaker, may you all be reminded lang po na huwag po tayong mag-share ng screen aside po sa ating host so that we can all have smooth flow po ng ating program today. And another reminder lang po to please mute your microphone as this will help minimize any background noise and allow to hear our speaker clearly. Okay, thank you po. So now, to discuss the SDRRM and Fetcher commuters' IDs and locker rental, may I call on our efficient and goal-oriented OIC Discipline and Integration Officer, Mr. Rex A. Bravante. Let us give him a round of applause. Good afternoon po sa lahat, my dear grade 4 to grade 6 students and as well as the parents and the school coordinator, school administrator. Good afternoon po sa lahat. Okay, i-discuss ko lang po
is the SDRRM, the fetchers and commuters ID, then we have also the locker rental. Okay, what do we mean by SDRRM? SDRRM stands for School Disaster Risk Reduction Management. Ano ba yung mga disaster? Example, may disaster na nangyari or emergencies na nangyari sa loob ng classroom. Ang mga teacher po, nagkaroon po kami ng direktiba sa teachers na mag-organize ng group para mabawasan or paano po ba yung mag-response. The SDRRM composed of the school heads, health officer, kasi syempre, emergencies yun, kailangan po may health officer. Then we have also the traffic management. Ano po ba yung traffic management na tinatawag, no? My dear pupils. Okay, ang traffic management, usually kasi may mga emergencies, no? Minsan, pag may emergency or may estudyante na na-aksidente, yung ginagawa po natin is yung nagkukumpulan. Yung ang trabaho po ng traffic management is para hawiin yung mga nag-uusi, no? Kasi para baka hindi naman po tayo makatulong doon sa nangangailangan, kaya po nagkaroon po ng traffic management. We have also the member. Yan po lahat po is mga teachers po yung member niyan. No? Okay, for emergency cases, no, for example, may emergency doon sa loob ng classroom nyo, kanino po ba dapat kayo mag-inform? First, is inform nyo yung subject teacher or yung teacher na nandoon sa loob ng classroom. Kasi sila po agad yung makakabigay sa inyo ng first aid or makakatulong, makaka-response po agad. Then, after that, yung school heads, yung mga school coordinator, team leader, assistant school coordinator, they are the one who will inform at the office of the principal, assistant principal, and the management administrator. Sila po yung mag-i-inform na hindi na po yung student. Okay? Next, per a concern, ito po yung mga complaint. For example, may complaint, my dear parents, no? Pag may mga complaint or concern po tayo, so i-direct po muna natin sa advisor or sa subject teacher kung saan po tayo pwede, ay kung sino po yung kino-concern natin. Doon po muna tayo sa advisor. Then we have the team leader, yung school heads, assistant coordinator, school coordinator. Kasi po, kung direkta po kayo mag-inform agad sa office, ibabalik din po kayo doon sa branch kasi hindi naman po, wala pong alam doon sa office kung ano po yung maging complain nyo. Then, kailangan po, the best venue po para pag-usapan is the school. Huwag po tayong mag-complain or mag-concern sa through text or through chat. Kasi po hindi po masyad, para po documented, magkakaroon po ng complaint form doon po sa office para po ma-file din at malaman din po sa pinaka-main office. No? Huwag po agad sa chat or sa text. Next, for main campus, no, last school year kasi yung gate 3 natin, yung pinaka-entrance, pinaka-exit natin, which is yung gate 1 naman is the entrance. This school year po, yung gagamitin natin is the gate 1 for main campus. Gate 1, entrance and exit. Doon po lahat. Kung saan po tayo pumasok, doon po din po tayo mag-exit during dismissal time. Then, also the Mary Holmes. Gate 1 lang din po yung gagamitin entrance and exit. Yung gate 2 po na nasa may gilid ng covered court, hindi po muna gagamitin kasi ulan, pag medyo maulan po ngayon ng panahon, medyo open po yung gate 2 nyo. Kaya doon na lang po muna yung exit sa gate 1. Also, the Camellia, yung gate 1, yung malaking gate, doon po yung entrance and exit. Hindi po muna gagamitin yung exit na maliit na gate. Then, Heights, parehas din po, gate 1 din po yung entrance and exit. While the Los Pinos branch, yung pinaka-entrance nila is yung gate 1, then yung exit is gate 2. Bakit po sa gate 2 mag-exit? Kasi nagko-cause po masyado ng traffic or overcrowded pag doon pa rin sa gate 1 mag-exit. Yung mga sasakyan, yung mga service nyo, medyo nahihirapan po sila pag doon pa sa gate 1 mag-aantay during dismissal. Next, ito health and safety protocols. Although hindi na siya required na magamit ng face mask, but the school encouraged na mag-wear pa rin ng face mask. Yung mga gusto pong gumamit para, syempre, nag-iingat lang din po tayo, pwede po tayong gumamit ng face mask. Also, pag-entrance, during entrance, kailangan pong i-check yung temperature nyo. At 37.5 above, kailangan nyo po doon sa isolation area. Hindi na po kayo papapasukin doon sa classroom. Doon lang po kayo sa
holding area, which is the isolation area sa may entrance. Then, for health outbreak, for example, sa department ng elementary department, nagkaroon ng bulutong o yung may sakit na nakakawa tulad ng sore eyes, magsiswitch po agad tayo sa online class. No? Yung buong department po na yun, magkakaroon ng online class. Mamaya po si Ma'am Betty ipapaliwanag, magkakaroon ng online class every monthly, once a month, magkakaroon po ng online class kung sakaling wala health outbreak. No? Next, fetchers and commuters ID. Ano po ba yung fetchers ID at commuters ID? Sa Friday po, pagpasok nyo, i-request nyo po ito sa teacher nyo, teacher advisor, kung ano po yung kailangan yung ID. Okay, yung fetchers ID, saan po yung fetchers ID? Yung fetchers ID, nire-request po yan kung susunduin po kayo ng inyong guardian or parent. Dito po ilalagay kung sino yung magsusundo. Dalawa po ang nakalagay dyan for the fetchers. Pwede siyang parent, both parents, or driver. Minsan po, driver lang po yung nagsusundo. Now, kung sino po yung nakalagay dyan sa fetchers ID, siya lang po yung pwede magsundo. For example, mother ang nakalagay dyan sa fetchers ID. Sinundo po kayo ng father nyo. Hindi po pwede kung wala sa fetchers ID. Hindi po kayo i-release. Kung sino lang po yung nakalagay sa fetchers ID, i-check po yun ng ating guard as well as the teacher's gaiters. Next, the commuter's pass. What do we mean by commuter's pass? Kung sakaling inaalaw kayo na mag-commute ng inyong parents, ito po yung re-request nyo, commuter's pass. Hindi po pwedeng both nyo i-request. Yung commuter's pass, tsaka fetchers pass. Isa lang po, pipili lang po kayo dyan. Okay? Then, if in case na may fetchers ID, sir, paano po pag tatlo yung magsusundo sa akin? Pwede po kayong mag-request. Isabihin nyo lang po sa advisor nyo na pwede po kami mag-request ng fetchers ID. May additional payment lang po yon. Then, kailangan po ma-record sa advisor na dalawa yung i-release sa inyong fetchers ID. Okay po? Huwag nyo po yun iwawala. Kailangan po nakadikit po siya sa ID. For the meantime, since wala pa po kayong ID, yun po muna yung gagamitin nyo. Fetchers and commuters ID. On Friday, pwede na po kayo mag-request sa advisor. Next. Okay, sa mga lockers for grades 4 to grade 12, no? Available lang to for grades 4 and grade 12. May available pa po tayong locker. Ano po ba yung locker? Para po, if in case na mabigat yung mga gamit nyo, dun nyo lang po ilalagay. Ito po hindi po siya libre, may bayad. Kung sakali po mag-avail kayo ng locker, tanong lang po kayo sa office at bibigyan po kayo ng guidelines. Okay? Mamaya kung may mga questions pa, kindly chat on the chat box. Back to you, ma'am. Thank you so much po. Thank you so much, Sir Rex, for that detailed explanation. For the discussion about classroom assessment and grading system, in behalf of our school registrar, Mrs. Genevieve J. Salvaloza, may I call on our humble and well-spoken assistant school principal, Mrs. Maria Teresa A. Perchante. Let us give her a round of applause. Good afternoon to everyone. Okay, so on behalf of our school registrar, Mrs. Genevieve J. Salvaloza, I will be discussing with you her concerns and other important matters about the classroom assessment and other things. Now, let me just recap again yung mga napag-usapan kanina. So sana well informed na ang lahat. If ever there will be inquiries or questions, at the same time naman, nasasagot yung iba sa inyong mga text. So while we are just waiting, so I hope everyone will be listening. So hindi pa po ito yung schedule ha. Later pa po yung schedule na ipopost. Ito po ay tungkol pa sa classroom assessment, ayan na, in which for you to understand better, this is how your grades are being computed. Okay, so para mas maintindihan ng maayos. So ano po ba itong classroom assessment? Okay, and why are you being assessed or evaluate as students or learners? So this is important because this measures what students are learning, kung ano yung natututunan nyo, and
C2 is how well students mastered curriculum goals and standards. Medyo mabibigat yung mga words, pero just as I said, just to understand for you better is, this is how your grades are being computed. Because as Ma'am Genevieve has already reiterated during the orientation, you are the ones who are making your grades. We teachers are just computing or motivating you to strive better. Okay? So yun yung role namin as teachers. Sige po, next. Now, this is under the DepEd Order No. 8, Series of 2015, about classroom assessment. Ang sabi, because of the matatag curriculum, which is to be reiterated or to be discussed and explained more by our school principal later, Dr. Joan R. Rubilia, for grade 4, we have the matatag curriculum already this school year. So yung ating kinder, grade 1, and then grade 4 will be initiating that matatag curriculum. So ang tanong, ma'am, paano po yung mga under matatag curriculum? How are we graded? How are we being graded? So same as the DepEd Order No. 8, Series of 2015. Ganun pa rin naman kayo gigraded. Okay? So next po. Okay, actually, from the classroom assessment, there are two types. We have the formative assessment and the summative assessment. Okay, so how are we going to differentiate these two? Under the formative assessment, this occurs during the learning process. Pag nagtuturo si teacher, okay, so it may be before, during classes, and after. This is how you're going to assess under the formative assessment. However, paano po pag summative? Oh, this occurs at the end of the learning process. For example, the teacher already saw to it that you have mastered the topic. Student for next year, it's still kind of, you know what, I gotta work on my makeup. Oh, paki-mute lang po. Okay, thank you. Yun yun. So that will be recorded already under the summative assessment. What else? Provides a final evaluation of knowledge and skills, high stakes testing that often involves ranking of students and provides students with a grade. Okay, unlike the formative assessment, hindi pa to recorded. Hinigage lang po ni teacher kung ano pa yung dapat niyang ituro, ano pa yung kakulangan sa pagtuturo niya kapag hindi pa masyadong maintindihan. This comes also in parang mga activities, group works, although hindi pa siya recorded. Unlike in the summative, when the teacher nalaman niya na pwede na at a majority and everybody already mastered the topic, so pwede na siyang magpa-quiz, magpa-long test, magpa-unit test. Yun. Okay, yun yung kaibahan ng dalawa. Now, let's go to the next. Now, under the summative assessment, there are three components. Ayan. And these are the WW, which stands for written works, PT, which stands for performance task, and QA, yung quarterly assessment, yung quarterly exam ninyo. Under the WW or the written works, we have long quizzes, unit tests, long tests, essays, written reports, and other written outputs. Under the performance task, we have the individual demonstration, which has 20 points, group presentation 10, oral work recitation 20, project 10 points, character 20, attendance 20 with a total of 100 points. Notice po sa mga bagong parents po natin and to our new students or learners that we really, you are really need to attend classes every day kasi later ipipresent ko sa inyo yung schedule nyo, mapapansin kayo doon. Okay? So, yun nga po, attendance is a must for a total of 100 points and then yung quarterly exams ninyo. Okay, let's go to the next.
Now, under the written works, these are the percentages of the following subjects. For English, reading language, writing, Filipino, Aralin, Makabayan, yes, P-values, GMRC, 30%. And for science and math, 40% ang written works. But for math, PTL, and HELE, 20% lang siya. Okay? How about for the performance tasks of the following subjects? 50% sa English, reading and language, writing, Filipino, Aralin, Makabayan, ESP, values, GMRC. And then for science and math, 40% siya. But for MAPETL and HELE, 60% ang equivalent ng performance tasks ninyo sa kabuuan ng inyong grade. Okay? Next po, and then for the quarterly assessment, pare-pareho yung value ng percentage dyan sa the following subjects. Okay, so if you will notice na there are subjects that requires most of the percentages. Kung halimbawa sa MAPE ninyo, ang inyong performance task ay mas malaki siya. Diba? Kasi it requires your mobility. O yan, dyan na-assess. Kung kayo ay magaling sa music, sa PE, sa arts. Okay. Next po. Earlier, I mentioned yung attendance. That's why it's important for you to attend classes every day. So, because the attendance is included in the computation of the performance task, yes. Okay. Oh my God. So, this is... Pa-mute lang po muna, Johan. Thank you. So, how is attendance points computed? For the benefit of our new parents and our new students, a 1-point deduction po if for an unexcused absence. And then 1.5-point deduction naman if excused kayo. Okay. Earlier na-mention na rin po ni Ma'am Andrelyn Valet yung kung paano kayo magsasabit ng excuse letter if you are not feeling well or if you cannot take the exams. So importante kasi na may excuse letter lagi pag kayo ay absent kasi nga attendance is computed. Okay? Next po. Ayan. For the number of items for the quarterly assessment or in periodical exam ninyo, okay? So 35 points lang po hanggang sa preschool kayo from grades sa grades 1 to 3, 50. Sa inyo naman since grades 4, 5, and 6 na kayo, up to 75 items ang inyong quarterly test. Next po. May mga reminders lang po si Ma'am Jenny B. And these are the following. Number one, for the new for our new parents, our new pupils or students or learners, pakisubmit lang po ng original PSA dun sa mga hindi pa nakasubmit. SF10 for previous school if transfer is po. And then for grade 1 naman po isi-CD kung meron kayong mga kapatid. As I said po earlier, excuse letter po ay sa diary na lang po isulat with the signature po of your parent or your guardian. If sickness po at hindi naman is inevitable, so paki-present lang po ng medical certificate. Certificate especially po during exams period. So kailangan po yung medical certificate. Lalo na po kung kayo ay running for honors. Next po. Sa grade 6 po, since may mga grade 6 po tayo, may not po kayo. Ang grade 6 po natin. Which will be scheduled mga March ito eh. Or February. Basta mga ganong date po yon. Next po. And then for the information of everyone, tayo po ay
member po ng Bacoor City Organization of Private Schools. Ganon din naman po yung ating school sa Imus, which is sa Los Pinos. Tayo naman po ay member doon ng Association of Private Schools, City of Imus. And all in all, sa regional po, tayo po ay member ng CAV Puso. So, yun lang po. Thank you po for listening. Later na lang po yung schedule. Thank you so much, Ma'am Torichante, for that very concise discussion. So now, to discuss about classroom setup and school documents, let us give a hand to our hardworking assistant school registrar, Ms. Maria Riza C. Bete. So, good afternoon po. Once again, good afternoon sa ating school admin and to our dear students po. So ngayon naman po, ang i-discuss naman po natin ngayon is about online class naman, online class setup. So kanina po, na-mention naman ni Sir Rex na tayo ay magkakaroon ng online class for this coming school year. So for this school year, magkakaroon tayo ng dalawang modalities na gagamitin, which is yung face-to-face at itong online class. So ang online class naman po natin, ito naman po ay gagawin lang natin every Wednesday starting September. Ito po ay once a month lang po. Ibig sabihin, isang beses po sa isang buwan magkakaroon tayo ng online class at ang schedule po natin dito ay yung pang Wednesday na klase po natin. So para saan nga po ba bakit natin kailangan mag-online class? Preparation na rin po natin ito para if ever na magkaroon ng virus like yung mga bulutong, sore eyes o yung mga sakit na nakakahawa, para maiwasan po natin yon, mag-shift na po agad tayo into online class. So ito na yung magiging preparation natin para pag dumating yung ganung case, hindi na tayo mahihirapan sa paglipat or pag-shift into online class. So ano po ba yung gagawitin nating platform sa pag-online class? Zoom pa rin po. Okay? Kung kayo po ay may mga Zoom account na, pwede nyo pa rin po iyon magamit for this coming online class natin. If ever naman po sa mga new student natin na wala pa pong Zoom account, pwede po kayo mag-create ng inyong ng Zoom account. So, kailangan lang po natin ng Gmail account. Kung wala naman po kayong Gmail account, pwede nyo naman pong gamitin yung mga Gmail ng parents nyo. Or, if ever naman po na ang yung mga parents ay may mga Zoom account na po, pwede nyo naman po yung gamitin. Ang gagawin lang po natin, i-rename lang po natin yung pangalan natin sa Zoom, okay? Kailangan po nakalagay dun sa Zoom natin kung ano yung pangalan nyo, kung anong level and section nyo po. Para maiwasan din natin yung mga pag-accept ng hindi naman natin talaga estudyante. Okay po. So ngayon po, kung wala kayong Zoom account pa, kung wala pa rin Zoom account si parents nyo, pwede kayo magpatulong sa kanila, sa mga guardian nyo or sa parents nyo na mag-create kayo ng panibagong Zoom. And then, si teacher advisor po, sila po ang magbibigay sa inyo ng Zoom ID and password. Ng Zoom ID and password. Since ito pa naman po ay mangyayari by September, so kami po magre-release po kami ng ng schedule po na gagamitin nyo for your online class. So possible po kung ano po yung schedule natin ng every Wednesday ng face-to-face, yun din po yung gagamitin nating schedule or yun din po yung susundin nating schedule every Wednesday. But instead na 40 to 45 minutes ang oras nyo per subject, sa ating online class naman po ay magiging 30 minutes lang. So bakit po? Para ma-lessen natin yung paggamit natin ng computer or yung screen time natin. Okay po. So, mga school forms and documents. So, every quarter po, meron kayong marireceive na grade slip. So, sa mga old student natin, familiar na po sa inyo itong grade slip natin. So, itong grade slip, dito po, inilalagay yung mga grades nyo po kada subject. Okay? Itong grade slip natin, ang kung makipapansin nyo po, hanggang third quarter lang po. Ito lang po ay magiging temporary report card nyo. Okay po, by the end of school year, may marireceive naman po kayo nitong SF9 or yung school form 9. Ito na po yung kabuuan or andito na po yung kabuuan ng grades nyo ng first to fourth quarter. Pero ngayon nga po hanggang first to third quarter natin, ang marireceive nyo lang po muna is yung grade slip natin. Yung grade slip po natin. So
ito po ay kinukuha pagtapos ng quarterly exam nyo at kapag nakapag-prepare na po ng mga grades ninyo. And then next naman po, kung kayo po ay honor student, kung kayo ay may mga award or kayo ay honor student, magkaka-receive naman po kayo ng Certificate of Merit. Quarterly rin po ito. Okay, so kung kayo ay may honor, kung kayo ay may mga award po, so every quarter itong Certificate of Merit ang pwede nyo pong ma-receive. So kanina nga po, ito nabanggit ko na nga rin po, itong school form 9 or report card, ito po yung makukuha nyo or makukuha nyo by end of school year. So ayun lang naman po regarding sa ating online class. If ever po na may tanong kayo sa ating online class, later po, dito sa chat box natin, pwede na po kayong mag-type para masagot din po namin. Okay po, maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Bette, for that informative discussion. And now, let's be all ears with our school president and principal to discuss about Matatag Curriculum and Start of Class Activities. Let's give her a round of applause. Thank you, Ma'am Rita. Okay, so grades 4 to 6 pupils, andyan pa ba kayo? Can you just type in the chat box or make an emoticons a heart react if you're still there and you're still with us? Can you make a heart react pwedeng sa kamay or pwedeng through the emoticon button? Kain po ako na muna. Okay, sweetheart. Okay, so just mute lang po your mic. Then madali na lang po ito, no? Time check. It's almost 10 to 3. Bibilisan lang ni Ma'am Hobilia, then followed by Ma'am Torrechante to discuss the class schedule. Okay, this is going to be very quick kasi, alam niyo ba my dear pupils, for this school year kasi, under Matatag Curriculum, merong certain levels na affected, especially for all our parents listening this afternoon. And these are the kinder, grade 1, grade 4, and grade 7. So dahil ang audience natin this afternoon ay composed of grades 4 to 6 pupils, so this is also in particular for the grade 4 who will be undergoing the Matatag Curriculum. Okay, next slide please. Alam niyo po ba, my dear pupils, mommy and daddy, that Singapore's education system is one of the best in the world. According to them, ang strategy nila kung bakit sila magaling when it comes to their educational system is because they have comprehensive teacher training, they teach less but learn more initiative, and they support all types of students. Meaning to say, not only the active ones and even the not so active ones. So wala pong naiiwan. Okay, so okay na po yan, my dear pupils, sa inyong mga heart reactions. Maraming salamat po. Okay, tulog si mama mo. Ikaw na lang anak ang makinig. And kwento mo sa mama mo yung tungkol sa Matatag Curriculum, lalo na kung ikaw ay grade 4. O, sige. Now, let's proceed to the next slide. Now, samantalang po sa Pilipinas, according to PISA, very weak daw po ang result ng ating math and science. Moreover, according to another slide, dito sa ating TIMSS 2019 result, next slide please. Yeah, here. Tingnan niyo po ito o yung top 1, Singapore ang nangunguna at ang Pilipinas ay nasa bottom number 77 ang rank. So ibig sabihin, ganun tayo kalayo when it comes to PISA 2022 worldwide ranking, when it comes to our skills in math, science, and reading. Moreover, aside this PISA result, may isa pa pong agency na kung saan nagpapatunay na medyo may kahinaan talaga yung ating mga estudyante. Not particularly with St. Francis students, but it's nationwide regarding our skills in math and science. Next po. And this is according to TIMSS, the Trends in International Mathematics and Science Study, wherein according to them, Filipino participants fared poorly in the math and science scores. So because of that, ano po bang ginawa ng ating mga Filipino experts? Okay? Ang ginawa po nila, na-prompt sila, they were prompted to conduct a curriculum review. Na-review po nila yung ongoing K-12 natin.
So sa ngayon, nag-concentrate muna sila sa K-10 and ang senior high school is also undergoing review. So dito nga po na-establish, next slide, ang solution ng DepEd, and that is the matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. Now, ano po ba yung matatag curriculum? Ang matatag curriculum po, ang target nito ay to recalibrate the K-10 curriculum. Katulad po na nabanggit ko kanina, yung senior high school din po ay isa sa i-review pa ng ating DepEd experts. Next. Ang purpose po ng matatag curriculum, number one, is to decongest daw the overcrowded curriculum. Naniniwala po ang ating DepEd officials na napakaraming curriculum natin, overcrowded ng mga learning competencies at lalong hindi natututo ang ating mga estudyante. Moreover, hindi po raw ito age-appropriate, so ang target is to make it age-appropriate and mag-strengthen tayo sa ating foundational skills. Kaya raw po nagkakaroon ng problema sa higher level ay dahil hindi matatag yung ating foundational skills ng ating mga young learners. So because of this, next slide, ang target ay to reduce the number of learning areas. When we say learning areas, yung mga subjects, bawasan. At the same time, yung 70% ng learning competencies ay tinanggal. So dati, kung tayo ay may, let's say, 100% learning competencies, nung pandemic, naging MELCs, most essential learning competencies, ngayon po, mas lalo pang binawasan. So dahil po dito, mommy and daddy, grades 4 to 6 pupils, ano na po ang nangyari? Tingnan natin. Yun pong target to decongest the curriculum, from the current curriculum of 11,783, nag-slash down po siya sa 3,664 learning competencies in all learning areas. So ibig sabihin, binawasan pa po nila para ang target po ay magkaroon talaga ng thorough mastery. Also, aside from that, aside sa pagbabawas, next, target din po ng ating mga expert na patatagin ang peace education na kung saan ang ating learners ay magkaroon ng puso, ng emphatic mind, and also magkaroon ng support for peace among families and community and prioritize education and vocation. Now, aside from peace education, target din po ng expert natin na ma-establish yung 21st century skills. Katulad po dito sa next slide na ipapakita ko sa inyo. Yan, ito ang target ngayon na lagyan at i-infuse ng mga 21st century skills ang pagtuturo ng mga guro sa mga classroom. Okay, next. Sa ngayong taon po, mommy and daddy, lolo and lola, and grades 4 to 6, ang magkakaroon po ng full implementation for the matatag curriculum ay ang kinder, grade 1, grade 4, and grade 7. At dahil pong audience natin ngayong hapon ay composed ng grades 4 to 6, kaninang umaga na-explain na ni Ma'am Hubilia yung sa kinder and grade 1. Now, ngayong hapon po, magkoconcentrate lang tayo saglit-saglit sa grade 4 kung ano po ba ang magiging pagbabago. Okay, next po. So, next slide, please. So, under the grade 4, ganun din naman po, may English and Filipino. Pinatatag lang yung ating language literacy text and the word literacy text sa dalawang asignaturang ito. May mathematics pa rin, may science din naman, araling panlipunan din naman ang tawag. Yung MAPE po ay i-divide, instead po siya na buong MAPE, music, arts, and then PE and health. At muling ibinabalik ang tamang terminology sa edukasyon sa pagpapakatao, ito po ay binabalik sa GMRC or Good Manners and Right Conduct. Aside from that, tuloy pa rin naman po yung EPP o yung HELE. EPP po ang tawag ngayon ulit. Next. Ito naman po sa grade 7, so it doesn't concern you, so let me just skip to this slide. So gusto ko lang din pong ipaalam sa lahat ng ating mga listeners and audience this afternoon that all our teachers have undergone training on the matatag at ang SFIL VHSI po is matatag compliant.
Yung mga libro po ng mga kinder, grade 1, grade 4, and grade 7 are all matatag-based. And also the learning, including the way we make our learning plan or curriculum maps. Naturuan pong ating mga guro na maging compliant sa matatag. Yung other levels naman po, as per DepEd memorandum, will still remain with the old curriculum kasi paunti-unti po ang transition. Okay po, next. So let me just discuss with you some activities before the start of classes. So let me begin with the first slide. So on Friday, meron po tayong meet and greet, naka-school uniform ang mga bata. Ang oras po ng pagpasok ay pareho sa class schedule na ipapakita ni Ma'am Torrechante later on. Ito po ay practice ng pagising ng umaga't maaga at pag-uwi ng tamang uwian. Ang pwede pong dalhin ay hindi muna yung mga books ninyo and the usual notebooks. You can just bring a small bag wherein may pad paper, may crayons, may pencil, and of course your baon. Kasi magkakaroon lang naman po kayo ng mga wellness activities. Then the teacher will be discussing classroom rules and then the student handbook and of course election of officers. Okay, next po. Now, ang target po ng back-to-school activities ay to promote and protect and prioritize the learner's well-being. Ang St. Francis po, we adopt the I am, I have, and I can intervention. Ang target po nito ay mapabuti ang well-being ng lahat ng Franciscan learners, lalo na po sobrang fast-paced ang ating mundo ngayon, especially with the technology and the social media that even our young learners are facing at the moment. So dito po sa I am, I have, and I can intervention, ano po ang pinatarget natin dito? Ma-develop kung ano ang meron sa mga bata, sino ang pinaka-greatest support system nila, at ano ang kanilang mga kakayanan. So ang mga teachers din po ay nag-train tungkol sa intervention na to, at ito po ay isasagawa sa ating meet and greet during August 2, and that will be on Friday. Okay, next. Ito po ay sample last year ng ating mga preschoolers. Ang compute po nila, sila po ay nag-share ng kanilang mga finished work during the back-to-school activities. Okay, next. Now, after po ng dismissal, ang mga parents po sa pagsundo niyo sa inyong mga anak ay may oportunidad para i-meet ang inyo po mga class advisors ng inyo po mga anak. Ang target nito ay to get to know them, the class advisors, kasi magpa-partners po tayo. And then also to assure of each other of a fruitful relationship and so that parents can also can share something about their child. Halimbawa po, ang anak niyo ay malabo ang mata. So pwede niyo pong sabihin kay class advisor na, ma'am, yung anak ko po medyo malabo ang mata. Can I request, baka po kayo ay magpapa-alphabetize sa seating arrangement. Makonsider po na sa harap siya kasi nahirapan po siya kung siya ay uupo sa likod. O di naman po kaya baka left-handed ang anak niyo so we can request for a left-handed seat and all other certain little details and concerns na pwede natin ma-address kaagad pag na-meet ninyo si advisor. Okay, next. Also, sa first day of regular classes, we're all excited to see you. So, be on time po sa araw na ito. And naka-school uniform na ito at nabanggit naman po ng ating speakers kanina kung anong pwedeng suotin should in case na nasa patahiyan pati hindi pa handa. Next. Now, other information and details. Ano pa po yung dapat nating malaman? What is in store for St. Francis this school year? Ito po ay ilan lamang. Yung ating pong preschool to grade 4, may mga grade 4 po tayo ngayon, may read aloud po ito wherein si teacher or invited parent will be reading aloud some stories during Fridays na isi-share po during homeroom. Ang target po ng St. Francis is to improve our reading and the learning comprehension, especially po ng mga bata ngayon ay mag-gadget. Opo, nakakatuwa na sila i-techy, pero kailangan yung comprehension skills nila and reading skills ay mag-develop, and that is our target. Having said that, yan po ang dahilan kung bakit ina-allow natin, narinig yung sa speakers kanina, next slide,
na yung ating pong grade 5 to senior high school may bring a book. Make sure lang po child-friendly ha. When I say bring a book, hindi po fashion magazine, hindi motor magazines and all. Kung hindi po book talaga siya, so that you can read during breaks. Kasi alam niyo naman po na hindi tayo nag-a-allow ng cellphone. So instead po na maghabulan sa corridor o magpilitian dyan, you bring a book and then that will be, there will be sharing during homeroom guidance on Fridays. May nagtatanong, pwede pa po ba yung, ano, yung, ang tawag dito, yung sketchpad or drawing notebook? Bakit po hindi? So pwede rin naman mag-draw mga bata. We also be allowing chessboards. Meron pong pwede mahiram sa office. Dito po sa main, sa canteen siya. Sa ibang branches po, there will be an allotted area na kung saan pwede maglaro. At may enhance pa po ang critical skills at analytical skills ng mga bata. Sa nagtatanong po kung pwede ang manga or comics, ito po yung isa sa mga hindi inaalaw kanina na banggit ni Ma'am Vale. I'm very sure Ma'am Vale had discussed this thoroughly. Yung mga toys, dangerous games such as rollerblades and all. Comic books. So that's why I'm reiterating book po. Okay? Child-friendly book. So yung manga and comics po, kung kayo po into that sa house na lang po, but that's not to be brought in school. So thank you for that question so that we can reiterate here in our orientation na hindi po siya inaallow na dalhin dito sa school. Okay? Next. Now, pagdating naman po sa communicating with parents, since tayo po ay naka-face-to-face na, we will utilize the student handbook. The student handbook is the one being used to give and share information. Also, the teachers naman po may individually and can individually message the parents. We do not actually encourage group chats po with the teacher kasi there are some issues that only concerns a particular parent na hindi naman na po concern ng iba. And also, we adhere to the data privacy law. Na may mga certain concerns na hindi na po dapat malaman din ng ibang parent. Now, kung meron naman pong ika-cascade na information, meron po tayong Facebook page and a Franciscan's page na kung saan dun po nilalabas or ini-issue or nare-release ang lahat ng mga information. And kung si teacher po ay may kailangan talaga na i-share, ito po ay i-share individually sa inyong messenger account. Individually. Okay, next. Now, when it comes naman po sa responding inquiries, it is also our target to have a balanced me time between teachers, parents, and students. Ibig sabihin po, from Monday to Friday, from 7 to 4, our admin, office team, and the teachers will do our very best to answer all your inquiries after our during our vacant periods. And pag wala pong klase, kasi walang class discussions during school hours. At ito po ay kanilang sasagutin until 7 p.m. only. After 7 p.m., kung kayo po ay magme-message, the next day na po ito ire-reply. Bakit? Kasi po ang ating mga guro ay mga daddy rin, mommy rin sila, may mga anak din. And let us also try to understand and be empathic that they have to also do some household chores. And then they also have to prepare instructional materials para po mas maintindihan yung mga klase. So para po hindi maubos yung oras answering queries, kinabukasan na lang po ito kung may marireceive silang message after 7 p.m. So sana po maintindihan natin lahat. Okay? Next po. Also, that also include during weekends. And at the same time, para po magkaroon tayo ng balance, me time and self-care, for each and everyone. Alright? Sige po. Alam ko naman na very understanding ang inyong mga mommy and daddy. And also lalo na kayo grades 4 to 6 pupils. Kasi mga very intelligent and smart kids kayo. Okay? Now next. Regarding distribution of grade slips and awarding of merits. Now, yung awarding of merits po, as long as you have that 90% general average, then you are definitely may be awarded with the merits as a seal of excellence, but it should be from first quarter until fourth quarter.
Hindi po pwedeng sa second lang o sa third lumabas. Dapat consistent from first to fourth. So ngayong first grading, galingan nyo na kids so that magtuloy-tuloy po ito. Anyway, we're here to support you. Ang inyo pong tagumpay ay tagumpay din namin. At least ito po'y malaking kasiyahan namin. Now, explain lang po ni Ma'am Jubilia, next slide po, na sa taong ito, because we are strengthening aside from the reading comprehension, analytical skills of the children, gusto rin po namin ma-develop pa yung full partnership natin with the parents. That's why sa distribution po ng grade slip, kung ito po ay dating inaabot lang sa mga bata, sa afternoon, after the dismissal, hindi ba po? Ngayon po, si Lola o si Lolo, Tito o Tita, or anyone na authorized ng parents in the event na hindi available ang parents, although ang nare-require natin ay magulang talaga, ang kukuha po ng grade slips every quarter. And then, para po makausap din kayo, briefly, we will be allowing in 5 to 10 minutes allotted for each parent guardian to share with you the improvement, the development of your children. Para po sabihin namin, oh, ang galing na po niya magbasa. Oh, ma'am, nauubos niya po yung baon niya. Good job. Sino po ba ang cook ninyo sa bahay? Alam niyo po, hindi na po siya pawisan ngayon kasi yung hygiene kit niya, hindi niya nagagamit yung extra shirt niya. So, okay, we would like to share you the milestones of your children. At kung may concerns man, di address, ma-address po kaagad. So that is the purpose of, that is why we want the parents to be with us during the distribution of grade slips. Okay po, next. Now, okay, patapos na po ako. So I'll give the floor now to Ma'am Rica para po matawag na si Ma'am Torech. Always remember, my dear students, that the first step toward change is awareness. The second step is acceptance. So welcome back, Franciscans, and see you all on Friday. Thank you for listening. Thank you so much, Ma'am Jubilia, for that very concise discussion. We will surely keep that in mind. And now, to discuss class schedules, may I call on our humble and well-spoken assistant school principal, Mrs. Maria Teresa A. Terichante. Thank you po, Ma'am Rica. So, ito po ulit ako, and now, ito na hinihintay. O, kailangan magiging alert na, wala nang antok-antok. Kasi baka hindi nyo ma-screenshot yung inyong schedule. So, ganito. I will be giving you time to screenshot yung inyong particular schedule. And then, may mga dapat lang i-observe. Okay? So, ready na po ba tayo? Let's start po muna sa Grade 4 Main Campus. Sige po. So get ready na po ha, para po dun sa mga hindi pa marunong, pa-assist na lang po sa ating parents or guardian na katabi. So grade 4 St. Philip. Pag grade 4 po kayo, anumang branch po kayo, Mapa Main, Mapa Mary Homes, Camellia Heights, Los Pinos, St. Philip po ang inyong section. So ngayon po, main campus po muna. Ayan po your class. Your class starts at 7:15. And then ends at 2:30. Okay, yun yung mga tanong kanina eh. Next, mapapansin nyo from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ano may mapapansin? Sa main. So every day. So every day na yung subject. So isa yan, grade 4, sa katangian ng matatag curriculum para magkaroon ng mastery. Okay? So mapapansin nyo na yung HELE or EPP, everyday na rin. Dati, di ba, magka-slash sila ng GMRC o kaya ESP dati. So ngayon, everyday po siya. And then, ang music po niya is Monday. Since kayo ay grade 4, ang PE nyo, Tuesday. O, that answers yung tanong kanina. Kailan po ba ang PE ng grade 4 main campus o Tuesday yan? Ano pong ibig sabihin nito, Ma'am Torech? Ibig sabihin yan, naka-PE uniform ang grade 4 pag Tuesday. Nasagot na po ba yung mga tanong kanina? So ayaw akong mag-reply kasi baka ma-preempt eh, at hindi na makinig.
pag nalaman na mag-log out na. So ito yung mga isa sa tanong. Another, pag Friday po ay mayroong kayong homeroom. Kapalit ng MAPE kasi music arts pay health lang. Pag Friday, homeroom na ang kapalit. And then, may tanong din kanina, ano po ba yung dinidiscuss pag homeroom? Since kayo ay grade 4 na, alam niyo na po yun, di ba? May mga series of lesson, lectures, activities na pinapagawa din si teacher. So, ayun yung homeroom. So, na-screenshot na po ba pa heart reaction nga? Ang grade 4 ng main? Okay, very good. Now let's go to the grade 5 main campus. Okay, for the grade 5, lahat po ng grade 5 main, Mary Holmes, Camellia Heights, Los Pinos ay St. Augustine ang inyong section. And then under sa main campus, ito po yung inyong schedule. Every day din po ang subjects ninyo. So you have to bring your books every day otherwise. Okay po. So otherwise po, kayo po ay mayroong locker, kung mag-a-avail kayo ng locker, but sito it po na kayo po ang responsible doon sa mga books ninyo, whereas bakit? Halimbawa po, may quiz pala, and then nasa locker ang inyong books. Oh, you have to be responsible for that, ha? Okay, now, yung tanong po kanina, sige po, later po, yung sa grade 3 po yun, no? Hala, ito din po grade 2. Oh, sige po. So, present ko lang po muna yung mga class schedules ng 4 to 6. Okay po. And for the information of our parents and sa mga learners po na may mga kapatid sa kinder, grade 1, 2, and 3 kanina na hindi naka-attend, ito naman po ay nakapost sa ating Facebook page. Apo. Okay. So, ito yung tanong sa grade 5. Kailan daw po ang PE? So, kailan? Main campus? Thursday. Okay, so Thursday ang PE ng grade 5 and then everyday din yung classes. Okay, so everyday naman din po yung classes. Ang klase po ay mag-start ng 7:15, matatapos po ng 2:30. Meron po tayong homeroom tuwing Friday. Next po, let us go to the grade 6 main campus. St. James po ang section natin pag kayo po ay grade 6. From main campus up to Los Pinos. Ang PE po ng grade 6A is during Fridays also, Thursdays also. So tuwing Thursday kayo po ay may PE, ang grade 6 ng main campus. Apo. And then from 7:15 up to 2:30. So kailangan pag Monday and Friday, since 7:15 ang klase at mayroon tayong flag ceremony during Monday and Friday, 7 o'clock, nandito na tayo. Pag Monday and Friday lang naman po ang ating flag ceremony. Okay po? Now let's go to the Mary Holmes branch ng grade 4. Ayan po yung schedule ng grade 4 St. Philip ng Mary Holmes branch. Classes starts at 7:15 and ends at 2:30. Ang PE din po ng grade 4 St. Philip ng Mary Holmes is every Tuesday. Pa-screenshot lang po. Okay. For the grade 5 St. Augustine Mary Holmes branch, dahil grade 5 na po tayo, ang PE po natin ay every Thursday with homeroom ng Friday. From 7:15 din po up to 2:30. Pa-screenshot lang po. Thank you po. Now let's go to the grade 6 St. Augustine Mary Holmes branch. This is your schedule.
with PE on Thursday, homeroom on Friday. So ang homeroom po natin once a week lang po ha, tuwing Friday lang po. Pa-screenshot lang po, Mary Holmes, grade 6. Okay, thank you po. Next will be the Camellia Branch. For the Camellia Branch grade 4 St. Philip, this is your schedule. So PE ng grade 4 every Tuesday. Class starts at 7:15 and ends at 2:30 from Monday to Friday with your homeroom as your last subject on Friday. For the next level, grade 5 St. Augustine Camellia Branch, your PE is every Thursday from 7:15 to 2:30 everyday classes nyo, and then homeroom Friday, last subject nyo on Friday. Okay po, let's go to the next. Grade 6, St. James ng Camellia. Ang PE nyo rin po ay every Thursday, 7:15 to 2:30 with homeroom on Friday as your last subject. Paano po ulit ng grade 4 Camellia Branch? Pabalik nga po ma'am ng grade 4 sa Camellia. Ayan. So pa-screenshot lang, Bey, ha? Okay. Pwede na po. Mag-proceed. Thank you po. Okay. Apo. Thank you po. Now let's go to the next branch, which is the Springville Heights branch for the grade 4 St. Philip. PE is every Tuesday. Same time, 7:15 to 2:30 with homeroom on Friday. Okay. And then, now let's go to the next, grade 5, St. Augustine Heights branch. Grade 5, ang PE nyo po is Thursday, homeroom every Friday. From 7:15 to 2:30. So every day ang subjects niya. For grade 6 St. James, ang PE is every Thursday. Homeroom every Friday. So alam niyo na yan ha, pag sinabi kong kung anong araw yung PE niyo, that's the time for you to wear your PE uniform. Okay? Now let's go to Los Pinos branch. For the grade 4 St. Philip, PE is every Tuesday. Pa-screenshot na ha. Otherwise, sa FB page nyo na po yan makikita. Or from your teacher advisors na rin naman. Ayan po, pa-screenshot na po. So we can proceed to the next level, grade 5 St. Augustine ng Los Pinos. Ang PE ng grade 5 sa Los Pinos is every Thursday. May homeroom din po kayo on Friday. Okay, now for the grade 6 St. James. PE is every Thursday also. Homeroom is every Friday. Lipalos. Okay na po. So, ayan na po yun yung schedule. Para po dun sa nagtatanong kanina, pa-search na lang po sa FB page yung mga schedule na na-miss. Thank you po and God bless po. Thank you so much, Ma'am Torrechante. So, at this time, we will be answering your questions regarding from the topics discussed by the speaker. Again, parents and students, you may use the chat box for your questions, inquiries, and clarification. We will accept at least 5 questions relevant to the topics discussed by the speaker. Okay, again, my dear parents, our dear parents and students po, you can use the chat box to message us your questions. Okay.
May question po dito kung anong oras daw po yung pasok sa August 2. So, same time schedule po tayo. 7 o'clock po yung call time natin. Ma'am and sir, ito po yung tanong. Ano po ang susutin pag wala pong PE uniform? Pag wala pong PE uniform, ang ating pong susutin sa meet and greet sa Friday, 7 a.m. regular schedule time ay plain white t-shirt po at pants. Maong pants. Okay po. Regarding naman po sa locker, may nakita po ako ng tanong dito. Mag-inquire na lang po sila sa office staff and they will be explaining the details on the locker. Okay? Thank you so much po. So, yung mga wala pa daw pong PE uniform, you can avail it po directly sa main office po natin. Okay, so since we don't have sufficient time to address all your questions here, we kindly recommend that you direct them to your teacher advisors or office staff sa respective branch.